Grace, kumusta na yung sitwasyon sa Cagayan at meron na rin bang mga residenteng inilikas doon? Aga, nasa 2 meters pa rin ang water level ng Bunton Bridge ayon kay Rueli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, na nasa below normal pa ito. Kung umangat man, ayon kay Rueli Rapsing, ay hindi naman ito aabutin ang alarm level na 6 meters. As of 6 a.m. kanina umaga, July 23, hindi mataanan ang ilang daan at tulay dahil sa pag-apaw ng tubig dulot ng patuloy na pag-uulan dahil sa Typhoon Karina. Sarado sa lahat ng klase ng sasakyan ang Pagunot Bridge, Bagaw Cagayan, Taytay San Isidro, Bagaw Cagayan, Nataliag Overflow Bridge, Piña Blanca Cagayan, Napuraw Kapanikian Bridge, Alakapan Cagayan. Not possible to light vehicles naman ang Tamoco, Balagan, Abaryongan, Ruar Road, Santo Niño, Cagayan. Farm to Market Road ang bridge at Sichulawang, Bunsaga, Cagayan. One lane possible naman ang National Highway, Barangay San Luis, Yadi, Nueva Vizcaya. Samantala, umabot na sa 96 na individual mula sa 21 na pamilya ang inilikas sa Cagayan. Ayon sa pamunuan ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mula sa 3 bayan kabilang na ang Piña Blanca, Gunsaga at Santa Ana ang mga inilikas. Sa bayan ng Piña Blanca, partikular sa Barangay Camasi, 5 pamilya ang inilikas na may 20 individual na ngayon ay pansamantalang nakatira sa kanilang mga kaanak. Nasa evacuation center naman ang 13 pamilya na may 64 na individual sa bayan ng Gunsaga kung saan 4 na barangay ang apektado, kabilang na ang barangay Amonitan, Paradise, Progressive at Flourishing. 3 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Santa Ana na may 12 individual na galing naman sa barangay Kapanikian. Aga, sa ngayon ay patuloy ang ginagawang monitoring ng iba't ibang municipal DRRM office sa kanilang nasasakupang lugar sa posibleng epekto nga ng bagyong Karina. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.